Attention to all senior citizens, SSS, GSIS pensioner o hindi, basta po 60 years old pataas, dapat niyong malaman at gawin ito. Senior Citizen Data Form online registration bukas na. Paano nga ba ang online registration? Pakitapos po ang buong video na ito para masundan po ang proseso. Magandang araw po sa lahat ng ating senior viewers at advice ko po kung hindi po kayo marunong mag-online or mag-computer, makisuyo po muna sa inyong mga apo o anak. Pwede pong gumamit ng computer or cellphone pero mas maayos po kapag computer. Una, pumunta po tayo sa National Commission of Senior Citizens website na www.ncsc.gov.ph. Tapos makikita nyo po itong front page na ito. Nakalagay po, register, be counted. Pindutin po ang register now. Yung verify, mamaya na po yan. Huwag nyo po muna yung pansinin. Pagkapindut nyo po, lalabas po itong online registration page. Pindutin po muna natin itong read more. Lalabas po dito yung steps 1 to 5 na simple instruction kung paano mag-online registration. Una, step 1, sagutan yung online form. Step 2, submit the online form. Step 3, check registration. Step 4, approval for online form. And step 5, log into your account. Yung magagawa po natin is hanggang step 3 ngayon dahil yung approval po ay kay NCSC na at yung step 5 kapag na-approve na kayo. Ngayon po, sa page pa rin na ito, pagka-scroll po natin, ito po yung privacy statement. I-check po natin itong box ng I agree and certify at i-click po ang proceed. Lalabas po itong online senior citizen data form. Hindi ko na po iisa-isahin yung sasagutan at bawat parte nito kasi same lang po siya nung naituro ko sa inyo noong nakaraan kapag dinownload yung form. Ngayon kasi po na online na lang siya, dito na po mismo kayo magsasagot. Hindi nyo na kailangan na i-download. Example po, itong last name, ayan po, nalalagay po siya. Sagutan po hanggang baba, tapos may parte lang po dito dahil online na siya. Sa part po na ito, kailangan nyong mag-upload ng OSCA ID. Kaya i-prepare po na mapiktura ng malinaw ang inyong OSCA ID. Kung wala naman pong OSCA ID, pwede naman po na any valid ID dito. I-click lang po para may upload. Tapos, sa baba nito, mag-prepare din ng 2x2 picture. Pwedeng selfie lang po, basta mukha lang po ang kita at malinaw. Tapos, dito po sa passkey number, gagawa po kayo ng 4 na digit na PKN or PIN para po itong password sa phone. 4 na number po yung pwede nyong ilagay bilang protection sa inyong online account na magagawa pagkatapos ng registration. Tapos, dito naman po sa affix your signature part, pirmahan lang po online. Pwede nyo pong galawin yung mouse ng inyong computer o sa inyong cellphone po, pirmahan lang gamit ang inyong hintuturo. Tapos dito po sa confirmation, i-check lamang po lahat. Sa assisted by po, ilagay po ang pangalan ng tumulong sa inyo na magsagot. At dito po sa kanang box, ilagay po ang relation sa senior at contact number nung nag-assist. Meron po dito sa baba na important reminder. Basahin po muna lahat bago nyo po i-submit dahil mahirap pong magpa-change ng data kapag na-submit nyo na. Kaya dapat po tama lahat ng ilalagay nyo. Kasi kung may bigla kayong papapalitan po, kailangan nyo pang mag-email sa email ng NCSC na ph.ncsc@gmail.com at medyo matagal pa po ang updating. Kaya dapat check nyo po muna lahat bago nyo po i-submit. Kung tama na po lahat, i-click po ang submit. Pagka-submit nyo po, lalabas itong page na ito na may reference number. Yan po, i-save nyo yan at tandaan nyo po. Dalawa po ang tatandaan nyo, itong reference number at yung ginawa nating PKN kanina. Tapos, meron pong nakalagay sa bandang baba na verify your registration. Pindutin lang po iyan para ma-verify kung ano na yung status ng application nyo. Pag pinindot nyo po ito, ito po ang lalabas, itong registration verification. Pwede po kayong mag-verify using RRN, yung number na sinave natin kanina, o gamit po ang inyong name at birthday. Pag ginamit po ang RRN, dito po sa registration reference number, ilagay po dito yung number na lumabas kanina matapos nyong isubmit. Tapos, pindutin po yung submit button. Lalabas po yung enter your PKN box. Ito po yung nilagay natin na passkey number na 4 na digits kanina bilang inyong security. Tapos, pindutin po yung go. Lalabas po itong page na ito kung saan malalaman nyo yung status ng inyong application para mapasama sa bagong senior citizen database. At yan na nga po ang bagong online senior citizen data form registration.
Sana po nakatulong ang video na ito kahit papaano. Kung may tanong po, ilagay na lang po sa comment section at susubukan po nating sagutin yan. Sa susunod po na video, iisa-isain po natin lahat po ng sasagutan para po mas malaman niyo po. Hanggang dito na lamang po muna. Again, this is Chatter Service saying goodbye, God bless you. Have a nice and blessed day.